At mga kapuso, Disyembre pa lang daw, narinig na raw ni Senadora Amy Marcos ang tungkol sa People's Initiative. Pero hindi niya ibinunyag kung saan niya ito narinig. Nauna nang sinabi ni Marcos na nagagamit ang programa ng gobyerno kapalit ng mga pirma para sa cha-cha o charter change. Sa panayam ng Super Radio DZWB, ilang beses binanggit ng Senadora si Speaker sa panayam. Identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi mula nung pumutok ito, hindi po siya naglalabas ng statement. Lahat ng staff niya, yung mga pangalan, na nagtetext sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng Speaker. So hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Bukang surprise gift daw para sa SONA. Di surprise, talaga lahat tayo na surprise sa PIPI na yan, nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Sabi pa ng Senadora, 20 million pesos nga raw na halaga ng social protection o ayuda kada distrito ang alok ng mga staff ni Romualdez para makalikom ng pirma. Sinubukan po rin namin kunin ng reaksyon ni Romualdez pero wala pa itong tugon sa amin maging ang kanyang tanggapan. Naghain na ng resolusyon si Senadora Marcos para imbisigahan ng umano'y signature buying para sa cha-cha. Ang Makabayan Block may inihain ding resolusyon para mag-imbisiga ang kamera. Nitong Biyernes, isiniwalat naman ni Congressman Raul Manuel na December 15 pa nung nakaraang taon nagsimulang gumulong ang kampanya para mabagong saligang batas. Target daw ng mga kaalyado ng Pangulo na magdaos ng plebisito sa cha-cha sa buong bansa bago mag-SONA sa Hulyo bilang panregalo daw sa Pangulo. Sinusubukan pa rin namin kunan ang pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.